Hey, what's up mga kabayan, Batang OFW at tuloy ka sa munting channel ko. Magtataka ka kung bakit narito ko sa isang lugar na to. Yes kabayan, narito ako sa bubong, sa ilalim ng bubong ng bahay ko. At may namugad sa loob ng bubong ng bahay ko. Ito siya. Bali, pakita ko. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, ang kapal. Doon siya sa may namugad siya. Doon. Sa may pinakataas doon. Bali, nakalkal ko na siya. Kinalkal ko siya ng kinalkal. Ayan, no? Nagdala na rin ako ng dustpan, walis, at sako. Yes kabayan, talaga namang sa katagalan ng bahay na to, hindi naman matandang bahay to, bago-bago pa lang. Minsan ko lang to naakyat, so chinek ko rin kung anong nasa loob ng bale, sa ibabaw ko ng kesame at sa ilalim ng bubong. Ayan siya, pakita ko kung ano itsura. Ayan o, napaka-creepy. Parang nakakatakot o. Pero dito to sa ilalim ng bubong at sa mekesame. Ayan ang mga line, ang linya ng kuryente. So ganyan ang bahay kapag ginagawa. Kapag naglalagay ng bubong, tapos meron tong mga truss, rod, o anong tawag? Ito, mga tawag dito, pang suporta sa bubong at kesame. Pero pag check ko, ang daming ang lalawa at eto nga siya, ang bumungad sa akin. Ang dami oh, parang ano, pugad ng agila. Ang dami niya, so lilinisin ko yan, tatanggalin ko yan. Ayan. Sa pulnong pumutok ang Taal Volcano, year 2020. Hindi ako nagkakamali, ganun nga yun. Ay, ngayon ko lang to naakyat. So ayan, lilinisin ko yung pinamugaran ng ibon sa bubong ng bahay ko. Sila nakapagpugad dito noong panahong yun. At dito siya galing. Sa butas na yan. Ayan, nagbutas siya dito sa bubong ko. Buti, ano, hindi ahas kundi ibon. Salamat na lang, ibon ang namugad. Hindi ahas, kung ahas to, delikado. So ayan, lilinisin ko na lang. Wawalisin ko. Lagay ko na lang sa isang sako. Lagay ko na lang siya dito. Tapos walisin ko. Ang dami oh. Bali dito to sa ano ah. Sa bubong ng bahay ko. Sa ilalim. Ayan siya oh. Kita mo. So ayan, umpisahan ko na. Na dakutin to. Okay. Okay, so ayan. Mano-mano, dadakutin ko na lang muna ng kamay. Hindi naman to makaka delikado. Tapos hihinaw na lang ako ng kamay. Kasi ang lalaki, ayan o. Tapos maghihinaw na lang ako maya-maya ng kamay para hindi tayo ma-infection. Total, ano naman to eh, pugad eh. Ayan, isang sako. Wow. Ang dami. Parang nagwawalis ako.
Grabe, grabe. Sa tagal na panahon, ngayon ko lang to naakyat. Tapos, pinamugaran na ng mga ibon. Oo, yan ah. Buti, malinis-linis na. Kasi kapag hindi mo na-check, ano, baka minsan may ahas na o kung ano na nakatira. So iba-iba na rin yung na-check mo eh. So pag may time ako, habang narito pa ako, ano, ini-inspeksyon ko. Wow, medyo pawis na tayo. Kasi kapag hindi mo chinek, paminsan-minsan, baka kung ano nang namumugad. Kumisan, mga ahas, sawa. Siguro alam nyo yan. Buti, namugad lang dito ay ibon. Ayun. Pawis na pawis na tayo. Yeah. Mainit dito. Kasi sa bubong, tapos tag-init pa. Okay lang, okay. Basta ma-check natin, safe tayo na nakatira. Walang ibang klase ng hayop na delikado na namumugad sa mga bubong natin, lalo na sa mga kesame. Dito sa mga kesame, ano, ang mga ahas o yung mga sawa, alahipan, buti walang alahipan, malalaki, o mga tuko. Ayan, mga delikadong klase ng hayop. So dapat paminsan-minsan chine-check din natin. Okay, tuloy ko lang ang paglilinis. Kamayin ko na, ano? Hindi kasi yung dustpan eh. Hindi kasi itong dustpan. Ito, hindi kasi ah. Ayan. Kahit pa paano, medyo kampante ako na walang namumugad sa loob ng bahay ko. So okay na yan. At okay na rin to. Ayan, nabutas oh. Binutas ng ibon. Tapos dyan sila namugad. Siguro matagal ding panahon silang namugad dito. Laki ng butas oh. So ayan, okay na. Nalinis ko na, nalis ko na yung pugad. So bababa na lang ako ng kesame, ng bubong. At ayun, i-re-report ko na lang kay Mrs. kung ano ang ano, naging kung dito nangyari dito sa ibabaw ng kesame sa ilalim ng bubong. Okay, so ayan, nalinis ko yung pinagpugwaran ng mga ibon. Bale, bababa na ako at mamamaybay na lang ako dito sa mga buhos na semento. Kasi hindi tayo pwedeng tumuntong dito sa kesame. Baka lumutos, mahulog tayo. So dapat dito tayo sa buhos ng semento. Papunta dun. Medyo masikip, pero okay lang. Hanggang sa makababa tayo ng kesame. So ayan, mamamaybay na lang tayo dito sa buhos ng simento. Dala natin
Itong ating nalinis, itong pugad ng ibon nga na nasa sako. So yan, pinagsama-sama ko na walis, daspan, at kung ano pa. So yan, babalaan na lang ako ng bahay. Medyo masikip, so okay lang. Dandahan lang. Ibaba na natin to. Okay. Wow. Ibang klase ang adventure na to. Masikip. So, hindi rin basta-basta ang tumulay dito. Tapos may hawak ka pa nitong camera. At saka itong pinaglinisan natin. So yan, baba tayo. Okay. Dala natin ang sako ng pugad ng ibon. Kapit-kapit lang dito sa mga sa mga bakal, sa truss rod. Tapos tulay lang dyan. Tayo dito sa pinakabuhos ng simento. Bababa dun, may butas dun. So pakita ko na rin. Ayan oh. Medyo masikip ang dinadaanan natin kasi nga nasa ilalim tayo ng bubong at nasa ibabaw ng kesame. So konting ingat lang. Pero ayan, malapit na rin tayo. Karating na rin tayo dun. Dito tayo dumaan sa may buhos. Lagi sa may buhos tayo dadaan. Habang bit-bit ko itong semento. Ayun, doon tayo galing. Sa may ilaw na yon. Tapos na may bay tayo, papunta dito. Ayan. Punta dito. At ayun, yung may liwanag na yon, doon tayo bababa. So, okay. Mrs. Sika! Ayan. Nakuha ko na yung pugad. So yan, dito tayo bababa. May hagdan dito. So medyo konting ingat lang. Huwag tayo ma-out balance. Kasi kapag na-out balance, kaysa may tayo nahulog, diretso sa baba. Huwag naman sana. So ayan, dito tayo dumaan. May hagdan na siya. Ayan. Diyan tayo umakyat kanina. So, diyan din tayo bababa. Pero bago ako bumaba, dito sa butas na to, kung saan ako umakyat at bumaba, may napansin lang ako dito sa isang parte ng kesame. Ayan o, mga papel. Lilinisin ko na rin siya. Kasi yung papel, yan ang paborito ng mga daga. So pwede nilang gawing bahay. So wawalisan ko na rin yan. Tatanggalin ko na rin yun para talagang sure na sure. Tapos chine ko naman yung mga iba pang lugar. Banda roon, okay naman. Pero grabe ang alikabok at init dito sa loob. So konting tiis lang. Thank you.
So ayun, natanggal ko na yung mga papel. Importante naman yun, yung mga papel eh. Kasi baka pagbahayan siya ng mga daga. So okay na to. So ayan nga, medyo na natanggal ko na yung ano, yung mga papel. So malinis na siya, iba-iba na. Okay, so ayan, natapos ko ang paglilinis dito sa ilalim ng bubong at sa ibabaw ng kesame. Ayan siya, dun sa medyo madilim galing tayo dun. Pero bababa na tayo dito at papatulong lang ako kay Mrs. ng pagbababa ng mga ginamit kong panlinis. So ayan siya. O ito, pakiabot ng walis tsaka bakal. Isa-isa lang, ito muna bakal. Okay, ayan. Tapos walis. Medyo matarik ka. Ha. Oh. Lasyadyo? Si. Okay. Pagkatapos, bababa na ako. So yan na, ipaiabot ko na. Tapos mag-uumpisa na akong bumaba dito sa may hagdan. Okay. Baba na tayo. Konting ingat lang. Ingat-ingat lang. Ayan nga, kuhanin ko lang tong ilaw natin, baka makalimutan pa. Oops. Ayan, kunan natin tong ilaw na to, ating ginamit na flashlight. So ayan, bababa na tayo. Baba na ako. So yan, pababa na tayo ng hagdan. Wow! Grabe ang init at alikabok. Baba na tayo. Katakot. Okay, yan. Yan. Tapos dito. Baba na lang ako. Kaya ko na to. Walang sarat. Woo! Grabe! Ang alikabok at ang init. Grabe ang alikabok at init dun sa taas. Ayan, diyan tayo galing, oh. Nakit natin yan. So bali, itong kesame, iniikot natin lahat yan hanggang dun sa may kwarto dun. Tapos dito tayo nagdaan. Ito ay dumaan, umakyat, baba. So okay lang, kahit papaano minsan makontrol natin ang ating bahay. Baka may iba nang namumugad, delikado na yun, lalo na mga ahas, sawa, daga, nginangat-ngat yan yung mga ano, yung mga kuryente natin sa taas. Kaya nagso-short circuit, pinag-uumpisa na sunog. So kailangan din nating maging safe. Okay, kabayan. Hanggang dito na lamang ang vlog video ko. God bless. Keep safe. Bye-bye.